Hello guys, so meron akong bagong turo. Hindi mo na Visual Basic 6 ang ating pag-aaralan ngayon. Ito yung ano, ginagamit ko ngayon kasi medyo nag-shift na ako. Kasi si VB6 kasi obsolete na eh. So minsan mahirap na makasabay dun sa mga bagong technology. So, ngayon, nag-shift ako ng ano na software na ginagamit o IDE, which is ito yon yung V4J. Pero ito yung existing project na ginagawa ko. Meron kasi akong project na gawa sa ano, gawa sa VB6 dati pa sa 2014 pa. Ngayon ililipat ko siya dito ngayon sa bagong IDE na ginagamit ko. Kasi i-run ko para makita niyo kung gaano siya kaganda. Ha? Kaya natin mag-compile. Lalabas yun dyan. Medyo matagal-tagal lang. Kasi, new compile. Pag naka-compile mo na siya, tapos habang nagko-code ka, ayan na siya. Meron na. Lalabas yan. So, adjust ka. Kasi, rewan ko kung clear ba dyan. Pero, yan. So, ito dalawa to. Itong gamit ko ngayon is light version. Yung ako, light. Lalagyan natin. Ano. Wala pa itong back-end. Wala pa siyang API. Tapos login. So, gumawa ko ng sarili kong ito, yung loading na yan. Gumawa ko ng sarili niyan. Ginawa ko lang, dinisign ko lang yan. Patay na natin. Tapos yan. So, ngayon, meron na akong design. Ito ngayon, sabi ko nga, naka-light version siya. Hindi ko pa na-fix yung light version niya. Hindi ko pa talaga siya naayos. At mapansin niyo, wala pa yung ibang ano, design. So, papalitan ko lang muna. Gawin natin yung busa. Gawin natin yung dark. So, kung makita nyo ito, light to. Ayan, palitan na natin ng dark yan. Tapos, run natin. Mas natin yan. Ito, dark version na ito. Ito yung dark theme niya. Ayan natin loading. So, ayan, kita nyo, dark na siya ngayon. So, same lang din to, nung kanina. So, yan, lahat yan, design ko lang, ginawa ko lang yan. At itong button na to, dinesign ko lang din ito. Actually, hindi naman ganito yung button niya. Ang maganda kasi dito sa IDE na to, kung may alam ka sa CSS, pwede mo siyang gamitin dito. So, dinesign ko lang sa CSS tong button na to. Ito, desktop ano to ha, application to ha. Hindi to web-based ha, desktop-based to. So, pati itong ano niya, itong text box, dinesign ko lang din yan. So, pasok tayo dun sa dashboard niya mismo, pinaka-main. So, yan o, makita nyo, black na yung ano niya, yung loading. Antayin na tayo. Mga 10 seconds nilagay ko dyan eh. Actually, wala pa talaga siyang ano, yung binabasa. Lagyan ko lang siya ng ano na text ng 10. So, ito ang mapapansin dito sa may bandang kaliwa. Ito na to. Kaya siya puti. Kasi hindi ko pa siya na-design. Pero ito, kanina, puti ito. Puti itong ano na to. Itong background nito. Sa dashboard. Pero ngayon, dark na siya, di ba? Kasi meron pa dito. Ayan, may mga button. So, wala pa mga code dyan. Hindi ko pa na-design. At meron pa yan dito sa may gilid to. Meron pa yan dito. Kakakita ko sa inyo yung design niya ha, para medyo magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung magiging itsura niya. So dito, kung i-design nyo, makikita nyo, di ba? Pangit ng itsura, kala mo ganyan lang. Square lang siya. Pero meron niya itsura na, ano nga, ito. So yan ang magiging design niya, yan ang magiging itsura niya. Kapag natapos na natin, natapos na buo ko na. Ayan, meron pa siya dito. Ayan. Tag out, my profile. Since ngayon wala pa siyang code, and designed lang to, design lang siya, so wala pang ano yan. So, hindi pa siya gumagana talaga lahat. Pero pagka nabuo po na yan, nangipapakita ko rin sa inyo sa mga susunod na video. So ngayon, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung nagkakabalaan ko at yung pinang alternative na IDE na ginamit ko maliban sa VB6. Kasi yung VB6 talaga ay napakasimple, napakadaling gamitin. Kahit na nag-PHP na ako, gusto ko pa rin talaga yung VB6. Nag-made ng .NET ako, pero hindi ko talaga ano, nagustuhan yung, ano, yung .NET. Sobrang komplikado para sa akin. Kumbaga, gusto ko kasi yung magde-develop ako mga 1 month lang. Tapos ko na. Or 2 weeks, 3 weeks, tapos matetest ko na siya. Na-text, tapos deploy na. Tapos doon na lang magkakaroon ng beta, ano, testing sa mga clients.
mga users doon. So, naghanap ako ng alternative ni ano ni VV6. Ito ngayon si B4J. Nasa ano siya, V4X, ma-download niyo siya, free siya. Wala siyang bayad. So, yan. So, ko lang ipakita sa inyo sa susunod na video. Siguro tulungan ko kayo, tuturo sa inyo kung paano ako nag-start dito. Kung paano yung pinaka-basic niya. Then, sabay-sabay tayo matuto. So, nandito na lang muna and kita-kita tayo sa susunod na video. Maraming salamat.